Good morning. Happy Saturday. Oh, dito si Kimmy. Binigay yung selfie stick. Morning, Kimmy. So, yan yung ginagawa natin ngayon, yung toast nila. Favorite ni Kimmy. Margarine with bread at saka may butter. Margarino. Margarino. Paborito ni Kimmy no. Yan ang Milo natin. Milo every day. Delicious Milo. So, ang update dito sa amin, mahina na yung lindol. Pero lumindol siya ng mga 8 beses din siyang lumindol. Yung pinakamataas niya is 3. Pinakamababa 2. Yun yung mga magnitude. Pero mahina siya. Pero kaya lang yung mga tao, napakatahimik ng syudad. Lumabas ako kahapon kasi may binili ako. Napakatahimik ko yung walang katao-tao talagang lumalabas kasi natatakot pa sila. Si Kim yung mata. Yan. Kaka-half-bat lang ni Chloe. You finish all your homework, Lab? Yeah. Dami nilang homework. Say hi. Shout out to Teacher Stella. Hi, shout out to Teacher Stella. Jay at Chocoso. Memorize niya. Sobrang ingat. It was at heart. Wala nang ulan. So ngayon ay summer na. Sobrang init. Very hot now. I'm going to take back. Sarap. Look, the underdicky. Sarap talagang toast. Kimi no? Sarap no? Look, the underdicky. Mayroon akong cheat ka sa inyo mamaya. Ako is there. Go. I think open the gate first. Video yun kay Kimmy. Thank you, Kimmy, for taking video from the taho. Yung suki naming taho. Thank you, Kimmy. Ang puti naman ng kilikili ni Kimmy. Sana all maputing kilikili. So, gusto kong i-share sa inyo. Maya na lang pag, pagkatapos nila. Dito si Ate Heart. Smiley na daw si Ate Heart, sabi ng mga viewers natin. Cheers! Oh, may cheers na sila. Happy si Ate Heart, sobra. Lumaki na din siya, ang haba ng braso. Si Chloe din lumaki. Lumaki yung katawan. Nakakaalmusal lang namin ha. Si Chloe nag-request na naman na kakain siya ng iba na naman. Kakakain lang niya, kakain na naman siya. Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi lalaki siya ng sobra-sobra. Thumbs up, Kimmy! Finish. Okay, Ate Heike will wash. Oh, Ate Heike has cream paws. I'm gonna look at the birds. Okay, go. Me too. Get here. Mm. There's my slipper. I was thinking. So, wala tayong pasok for today. Madaming ano? Ang daming anong tagalog sa
amigas. Maraming ants ba? Sobrang dami talaga. Sabi ko sa kanila, umupo sila sa labas, mahangin, maraming mga ibon. Not that side, girls! That side, oh! Yan, si Ate Heidi ang naghuhugas. Yan, tulong-tulong kami dito sa bahay. Kagabi, nagpahilot ako kay Chloe at saka kay Kimi kasi ang sakit ng paa ko. So today, medyo relax tayo. Hindi ako maglalaba. Nakakapagod. So, konti lang yung lalab. Monday na lang ako maglalaba. Tapos, wala tayong pasok for today. Bukas may pasok tayo. Kasi wala yung ano, walang gagawin. Tapos na yung ginagawa ko. You water the plants, Kimi. Use this one. Salamat kay Ate Eva at saka kay Ate Ming kasi laging nag-a-advise sa akin kapag naiinis ako sa ano, sa mga naririnig ko. Sabi na nila, huwag ka nang makinig yan para hindi ba ano ba yung madistract yung utak mo. Kasi minsan talaga may naririnig pa rin ako dun sa kabilang dako. Lagi nilang inaano na ibabalik ko daw yung mga bata doon sa lugar nila para daw sayang daw yung pag-aaral nila na magandang eskwelahan, ganun. Oo nga, nakakapag-aaral sa magandang eskwelahan. Bakit hindi nila mapag-aaral dito, di ba? Ayaw daw nila, gusto nila doon lang talaga. Eh, hindi naman masaya yung mga bata doon. Yun lang yung point. Walang silbi. Walang silbi kasi yung mental health naman ng mga bata, hindi naman okay, di ba? Nasa apat na sulok lang sila ng bahay. Minsan lang sila nakakalabas. Tapos minsan pa, kapag lumalabas sila, naguguluhan pa sila. Magulo, alam nyo naman dun. Hindi, thank you, Kimi. Hindi ba katulad dito sa atin na kahit sabi nga nila, mahirap ang Pilipinas, uma, pero hindi naman magulo sa atin, di ba? Ay, naku. Minsan talaga yung mga tao hindi nakikita yung ano, bulag sila. Gusto nila yung buhay nila, igagaya nila sa atin. Iba-iba naman tayo. Tayong mga ano, ewan ko lang. Basta yun na yun. So, positive lang tayo, yun lang talaga. Kasi hindi naman natin alam, baka bukas wala na tayo. So, kumain tayo, kung may pagkain, huwag tayong mag-isip ng kahit ano, maging masaya tayo. Huwag natin hintayin yung darating yung araw na maging masaya tayo. Tumawa tayo hanggat kaya natin. Kasi hindi din natin alam, baka bukas hindi na natin yun magagawa. So yun lang yung point ko. Kasi kung tinatawag ba nila ako na nasisiraan ako ng bait kasi dinala ko yung mga bata dito sa Pilipinas, eh okay lang maging baliw, basta hindi lang hindi lang magiging totoong baliw sa lugar na yon. Ay nako, sobra talaga. Grabe yung lungkot ko doon, no? Ewan ko ba, sobra, grabe talaga. Lalo na nag-lockdown doon, Diyos ko po. Daming bawal. Siguro, kinaya ko yon, kagaya ng mga sabi ng mga iba na, bakit yung iba kinaya nila? Siguro, kinaya nila kasi nasanay na sila. Siguro sa akin, ewan ko kung bakit hindi ko talaga, nung una okay lang siya, pero nung naging ano na, parang nagiging baliw na din yung sitwasyon na hindi ko na maintindihan yung mga ugali din nila, na mahirap na sa akin yung sarili nga nila doon, hindi nila naintindihan, lalo na ako, di ba? So, nahirapan na ako. Sobrang parang sabi ko, okay lang kung babalik ako sa zero kaysa
Ayoko na, na ano talaga ako doon, sobra. Parang hindi ko na naiintindihan ang takbo ng ano. Tapos naawa na ako sa mga bata, lalo na kay Ate Heart. Hindi na siya marunong tumawa, pareho na kami. Para na siyang ano, para na siyang robot, parang sobrang ano niya. Nakita niyo naman, 'di ba? Sobrang malungkutin niya yung umiiyak na lang siya sa tabi, yung tatanungin mo kung anong nangyari, hindi na siya sasagot, yung ganun. Kung siguro kung naging ano lang, naging mabait lang yung at saka mabait, hindi kasi sa material na bagay nakukuha lahat. Para sa kanila kasi, lahat binibigay nila, magandang school, magandang ganito, ganito, ganito. Akala nila okay na yun. Pero yung, alam nyo, nakikita nyo naman sa mga vlogs ko, yung mama ko, hindi ako tinutulungan ha, yung mama ko, sa sitwasyon namin ngayon. Pero yung kapag pupunta yung mga bata, yung pagmamahal ba? Hindi naman na binibigyan sila ng pera. Hindi, walang pera ang involved. Yung kapag pupunta sila doon sa magulang ko, yung pagmamahal ba na... Kasi kapag nafe-feel kasi ng bata na komportable siya, naiyak na naman ako, na mahal siya, na hindi kasi yung matutumbasan. Yung problema kasi doon, yung binan ko, lagi niyang iniisip na, oh, binigay ko naman ito, binigay ko to, okay na yun. Tapos, napaka ano niya, yung hindi niya, akala niya ini-encourage niya kapag sasabihin niya itong masakit na mga salita na nakakabuti sa mga bata. Instead, pinapatay na yung confidence ng mga bata. Yun talaga yung point. Lagi ko siyang pinagsasabihan nun. Kasi yung style niya, yun din yung ginagawa niya sa anak niya. Sabi ko nga, kung yung style mo hindi effective sa anak mo, how much more magiging effective yan sa apo mo? Diba? Nakakasira yan. Nakakasira, sabi ko sa kanya. Pero tayo ay dun kasi wala tayong say. Sila yung mas nakakatanda, sila lang yung may mas alam. So, yun. So, sabi ko sa sarili ko, yung control ko na lang, kasi ito ay mga anak ko, control ko sila. So, kung sa tingin ko, saan sila magiging masaya, yun yung gagawin ko. Kasi, laki kasi ako sa lola. Tapos, hindi ako lumaki ng ganun na style. Yung lola ko, sobrang stricta nun. Sobra talaga. Perfectionist yun. Pero, katulad ng mama ko, hindi ba masakit magsalita? Hindi siya, ano ba, yung binibigyan niya ng mataas na pasensya kasi bata nga, yung ganun. Pero kapag nakikita mo kasi yung anak mo, hindi ko nga mapahiram yung mga anak ko sa kanya kasi natatakot ako baka anong mangyari kasi hindi siya yung hands-on talaga. Kaya kapag hihiramin niya, nagpapaalam siya sa akin, nagdadalawang isip pa ako. Kaya sabi ko sa sarili ko, ako, hindi ko mapamigay yung mga anak ko kasi hindi ko nga mapahiram sa sariling lolo, lola, hindi ko kaya. Sabi ko sa sarili ko. Kasi, ewan ko, napaka ano ko sa mga anak ko, napaka protective ko. Diyos ko po, hindi ko yan iiwan basta-basta kahit saan. Marami tayong mga trabaho, mga offer sa labas, sa kabilang city, mga ganun. Pero hindi ko maiiwan yung mga bata kasi lalo na puro babae, di ba? So yun yung gusto ko i-share sa inyo na yung mga anak natin, ang ating mga kayamanan, huwag natin yan sila pabayaan, iiwan basta-basta kasi darating yung panahon, sila na naman yung malakas, tayo na naman yung mahina. Tapos, masakit kapag sasabihin ng mga anak mo na hindi mo ginampanan yung pagiging magulang mo sa kanila. So, yun.
wala tayong maiiwan dito sa mundo, kundi yung magandang mga alaala para sa pamilya natin. Yun lang. So, kasi alam nyo, hanggang ngayon, hindi pa rin ako nakaka move on sa lola ko. Sobrang masakit pa rin kasi siya yung takbuhan ko, lumagi ako sa kanya, tapos yun feeling na nawala, ang hirap. So, see you again tomorrow. Bye.